So, problem number 3 na tayo sa auxiliary equation with distinct root, no? So, kung makikita natin yung problem number 3 is, makikita po natin yung problem number 3 is d cube y all over dx cube minus 4d squared y all over d squared plus dy dx plus 6y equal to 0. So, kung makikita po natin, nakaform siya ng differential equation which is yung dy dx, no? So, kagaya po ng pag-solve natin sa isang auxiliary equation, una, inaalam po na natin yung pinakamalaking exponent nito kasi yun po yung dami ng roots na pwede natin siya kunin, no? So, kung mapapansin natin yung problem number 3, ang pinakamalaking exponent nito is yung cube, no? Ibig sabihin po, nag-derive siya ng 3 times. So, ito po yung pinakamalaking degree. So, kailangan po, tatlong roots ang makukuha natin. So, bago natin makuha yung roots, dadaan muna tayo sa auxiliary. So, paano natin ito i-convert to auxiliary? So, gawin muna natin. Gawin natin by ganito. D. I-differential equation natin. So, D cube. Tama. Kasi, naka third degree, no? So, minus 4. 4D squared. Then, plus D. Then, plus 6. Yan. Tapos, okay na yun. So, gawin natin ganito. In terms of y, no? In terms of y. 0. So, yan. So, gagawin naman natin. Ito na yung differential equation mo. So, gagawin mo naman auxiliary equation. So, M3 minus 4 M squared plus M plus 6 is equal to 0. So, anong gagawin natin? So, kukunin muna natin yung ano nito. So, sorry, naka M cube. So, masyadong mahaba pag nagpa-factor tayo. No? So, ang gagawin natin, synthetic division. So, ano ba yung ilet natin dito? So, copy muna natin yung mga coefficient ng variable natin. 1 minus 4 N plus 1 plus 6. So, yan. So, gamitin natin yung, ano bang gagamitin natin nito? Masi-zero natin. Try down natin sa 1. 1 natin kung 1. Hindi mag-zero. So, mag-trial tayo ng 3. Try down natin yung 3. Kasi factor nito is, factor ng 6 is 1, 2, 3. 6, di ba? So, yan. Baba mo yung 1. Yan. 3 times 1. Positive 3. Negative 4 to positive 3. Negative 1. 3 times negative 1. Negative 3. Positive 1. To negative 3 is negative 2. 3 times negative 2, negative 6. 6 plus 6 minus 6, 0. So, ibig sabihin pwede yung positive 3. So, yan na po yung first root natin. So, kukunin na natin yung second root. So, bago natin kukunin yung second root, i-convert muna natin ito in auxiliary. So, dahil nabawasan ng isang root, ibig sabihin lang po niyan, mababawasan yung exponent ng bawat isa dito. So, ang magiging coefficient ng mga m variable auxiliary natin dito, yung numbers sa baba. So, ito 1. Tama. So, imaginary m na yan. Kasi ang m natin is mayroon itong imaginary coefficient na 1. So, ano yung magiging exponent? Kung cube dito, magiging squared dito. Then, ano yung next natin? Negative m. Kung squared dito, magiging m na lang dito. Tama? Ano yung next? Negative 2. So, equal to 0. So, yan. So, ito, madali na lang natin ito i-factor. Kasi alam natin ang factor ng 2 is 1 and 2 lang, no? So, ano ba yung numbers na pwede mong i-multiply na magiging negative yung result? Diba? Magiging, kapag sinama po, magiging negative m o negative 1. Diba yung positive 1 to negative 2, tama? Kasi 1 times negative 2, negative 2. 1 minus 2 is negative 1. Diba? So, ibig sabihin nyo po yung factor nito. So, yung m plus 1 and m minus 2. Tama? Yan. So, i-ano natin, kunan natin yung ano nito, yun. So, ang M1, siyempre, ang M1 natin yung positive 3. Ano ba yung M2? Ang M2 is yung ito, magiging positive. Ang M3 is ito. Negative 1. So, yan. So, kukunin na natin yung general solution ito. So, the general solution is y is equal to c1 e to the power of ano yung m1? Ang m1 po sir is 3. So, 3x plus c2 e to the power of m2 which is yung 2x plus c3
e to the power of 1, negative 1, so negative x. So ito na yung sagot sa problem number ano natin. Ito na yung general solution natin sa problem number 3. So try tayo by problem number 3. Try daw natin yung problem number, proceed tayo sa problem number 4, no? Problem number 4. So ang problem number 4 natin is d squared plus 2d and y is equal to 0. So ayan, medyo may clear lang. So ganyan, ano ba yung factor ng ano natin? 2. Ano ba yun siya? So di ba, ang bago natin kunin yung factor pala, mag-auxiliary muna tayo. So m squared plus 2m is equal to 0. So ano ba? I-factor mo lang yung m. Tama? Pina-factor lang natin yung m. So m, 2m plus 2, tama? Is equal to 0. So consider na, common sense na, ang m natin is, m1 natin is equivalent of 0. Then ang m2 natin is equivalent of negative 2. So m1 is ito, yung 0. Then m2 is yung negative 2. Yan. So the general solution, y equal to c1 e to the power of m1. Ano ba yung m1? Sir, ang m1 po natin is 0. So 0x, tama? Plus c2 e to the power of m2, which is yung negative 2x. So ito, y, ito, 0 times x. Di ba, 0? So e to the power of 0 is equivalent of 1. So 1 times c1, c1 na lang. Di ba? So ito plus c2 e to the negative 2x. So ito na yung general solution natin sa problem number 4 natin. So ang gagawin muna natin ngayon, 5 problem sa general solution natin sa distinct root and 5 problem naman sa particular solution natin sa distinct root pa rin, no? Para 10 problem tayo. So ayan. So proceed tayo sa problem number 5. So last problem natin sa general solution, then try naman natin yung mga particular na yan na may initial condition. So problem number ano natin? Problem 5. So problem number 5. Problem number 5. So problem number 5 natin is 4d cube. 4d 4. Yan, minus 8d minus 8d d cube minus 7 d squared and plus 11 d plus 6. Yan. So multiply by y. So siguro gagawin ko ano na, damihan na natin. So gagawin natin yung distinct root natin sa general solution, mga 10 problem, then 10 problem sa particular para 20 problem tayo ngayon sa auxiliary distinct root, no? Para mas maraming example, mas maganda, di ba? Kasi mas maraming pag-practice natin. So ayan, ang magagawin natin dito is i-convert muna natin yung problem natin to auxiliary, di ba? So gagawin natin 4m 4 minus 8 m cube minus 7 m squared plus 11 m plus 6 is equal to 0. So sir, masyadong malaki na ito, sir. So anong ginagawa natin pag malaki? Siyempre, nagsisynthetic division tayo. So isisynthetic division natin. So kunin muna natin yung mga coefficient. 4 and negative 8 negative 7 11 and plus 6. So ito, i-copy mo na yung 4 dito kasi mamaya gagamitin natin yan. So anong possible factor ng 6? Sir, ang possible factor ng 6 is 1, 2, 3 lang. Di ba? So 1, 2, 3. So pwedeng negative 1. So yan. So i-try daw natin by negative 1. Negative 1. So negative 1 times 4 is negative 4. Negative 8 to negative 4 is negative 12. Negative 1 times negative 12, positive 12. 12 to the positive, say negative 7 to positive 12 is positive 5, tama? So negative 1 times 5 is negative 5. So positive 11 to negative 5 is positive 6. Negative 1 times 6 is negative 6. Positive 6 to negative 6 is 0. So pwede yung negative 1. So ito na yung first root natin. So ang tanong dito, ilang root dito sa distinct root ang pwede natin kunin? Di ba 4? So sir, bakit naging 4?
Kasi tingnan niyo yung mga previous topic natin. Ano ba yung sinasabi ko sa paano ba natin malalaman kung ilang root ang pwede natin kunin? Kahit sa equation pa lang, malalaman mo na. Di ba, nagbe-best tayo sa exponent. Kung ano yung pinakamalaking exponent, yun po yung pinakamaraming roots na pwede natin kunin. So, ibig sabihin 4. Ibig sabihin, kailangan natin ng meron ditong 4 na pinakamalaking exponent no, sa degree natin. Ibig sabihin lang po, kailangan po natin ng 4 na roots. So, nakuha na natin yung isang root. So, ano bang ginagawa natin pag nakukuha natin yung isang root? Sir, bumabalik tayo sa auxiliary. So, kinukuha po natin yung auxiliary. Pero, ang magiging coefficient ng auxiliary natin, sir, is yung number sa baba. So, ano ba yung number dito? So, 4. So, 4. Then, m. Then, ito, kung naka-4 ito, nabawasan ng isang root, magiging cube na lang. Then, ito, minus 12. Tama? Oh, hindi na nag-ing. Minus 12. Then, minus 12 tayo dito. Dito, m. So, magiging m. So, ano yung ito, nabawasan ng isang root, magiging squared na lang yung cube. Then, ito, plus 5. Plus 5. Then, ano ba ito siya? Ito, magiging m na lang, di ba? So, 5m na lang. Ito, plus 6. Yan, equal to 0. So, yan. So, anong gagawin natin dyan? So, siyempre, synthetic division pa rin kasi masyado pang malaki para ipa-factor natin. Pwede naman, ipa-factor, pero masyadong mahaba pa. So, ikaw, kung, di ba, mas gustuin mo yung mas madali, mas hindi ka mahirapan kaysa mahirapan ka pa. So, mag-synthetic division ka. So, synthetic division tayo. So, balikan naman natin yung numbers. Ano ba mga numbers ito? 4 and 12 plus 5 plus 6. Ano ba yung factor ng 6? Di ba, ang factor ng 6 is positive 1, 2, 3 to 6, di ba? So, yan po yung factor ng 6. So, anong mga magandang gamitin dito? Para ito, magano natin. So, kung 1, itry natin 1, positive 1, 0. Hindi ba 0 dito? Kung negative 1, hindi rin. Kung ano natin, kung positive 2, hindi rin, malayo. Masarang malaki, hindi ba 0. Kung hindi ba 0 sa 3, at sa 6, lalo na sa 6. So, negative 1 half, possible dito, negative 1 half. Yan, negative 1 half, possible. So, baba mo yung 4. So, negative times 4 divide 2. Di ba, negative 2? So, negative 12 to negative 4, negative 2 is negative 14. So, 14, negative 14 times negative 1, positive. 14 divided 2, 7. Tama? So, 7 dito. 5 plus 7, ilan? 12, di ba? So, 12 times negative 1 is negative 12. Divide 2 is negative 6. Yun, negative 6. 6 minus 6, 0. So, yan. Negative 1 half. Yung second root mo. So, ano yung mangyari pag nakuha mo yung ano natin, second root natin? Sir, bumabalik tayo sa auxiliary. So, ano ba yung auxiliary? Sir, ito yung auxiliary natin. So, auxiliary natin dito. Pero, ang magiging coefficient ng auxiliary natin, sir, is yung numbers na natira, yung remainder natin dito, sir, na? Yung remainder. Remainder ba tawag ito? Then, dun sa kabila, cosine, then, divisor and dividend. So, matagal na akong nag-review. So, yan, remainder. So, ang remainder natin is 4. Then, ano ba ito? M. So, dahil nabawasan ng isang root na naman, magiging squared na ito. So, squared. Then, dito, negative 14. Then, dito, mabawasan ng isang root, magiging M na lang. Then, ito, plus 12. Yan. So, ano ba yung napapansin nyo sa ano natin? Nakuha natin yung equation. Di ba? 4M squared minus 14M plus 12. Eh, madali na lang ito makuha kasi i-quadratic mo lang yan, makukuha mo na. Kasi quadratic equation. Di ba? Quadratic equation natin. So, ano ba yung quadratic equation? Ang formula ng quadratic equation is x minus b positive negative square root of b squared minus 4ac all over 2a. So, alam natin yan. So, ano ba yung a natin? Ang a po natin dito, sir, is 4. Then, ang b po natin is negative 14. Then, ang c po natin dito is 12. So, yan. I-quadratic natin yan. So, balik dun tayo sa quadratic. So, quadratic tayo. X is negative. To negative b yun, di ba? Negative b. Ano ba yung ito? Negative b. Oh, negative 14 pala ito. Sorry. Negative. Magiging negative 14. Yan. Multiply positive to negative to square root of what? Negative 14 squared. Quadratic equation ito. 4 times 4. Yan. Times 12. Yan. All over what? All over natin sa
ano ba yun siya? Ano yung formula ng over 2A, di ba? 2, ano ba yung A mo? So, ang A po natin, papalitan natin ito. Ang A po natin is what? Ang A po natin, sir, is ito, yung 4. Yan. So, ito, simplify po natin. Ang magkukuha po natin dito is, unahin muna natin yung positive, no? So, ito, negative times negative, positive 14. So, unahin natin yung positive dito. Positive square root of, ito, simplify mo, magiging, ano ito, negative 14 to the power of 2 is 196. So, ito, magiging negative 4 times 4 times 12 is negative 192. All over what? All over 2 times 4, 8. Yan. So, the x natin is equivalent of what? Ano kasi dito, ilang degree pa meron tayo dito? Di ba meron tayong 4? So, ibig sabihin lang po niyan, kailangan natin kumuha ng 4 na roots. So, kailangan yun ang makuha natin. So, unang x sub 1 natin is x sub 3 na pala ito, no? Kasi unang root, second root, tatlong root na ito. So, yan. Ang makuha natin dito is ito, i-simplify mo ito, makuha mo yung 16 all over 8. Ito, makuha mo dito 16 over 8. Then, divide. 16 divide 8 is equivalent of 2. Tama? So, 2. Positive 2 yan. So, yan. So, ano ba isa? Pagpalakan natin, wala muna yan. X sub 1 na lang muna. So, yan. So, ano ba yung isa natin? X sub 2. So, ang X sub 2 natin is gagamitin na natin yung negative sign ito. So, negative sign ito. So, kung negative sign mo yan, ano yung makukuha mo? I-simplify mo, i-calculate mo na lang ito. So, ang makukuha mo dito sa kapag x sub 2 is 12 all over 8. So, by low lowest term, magiging 3 over 2. So, yan. Yan po yung ano natin. So, gagamitin natin yung general solution. So, una, M1. Ano ba yung M1? Sir, ang M1 po yung first root natin, negative 1. Ang M2, second root natin, yung negative 1 half. Ang M3, is equivalent of 2. Ito yung 3 kanina, di ba? Ito 4. Equivalent of 2. Then, ang M4 natin is equivalent of 3 half. Yan, general solution natin is Y equivalent of C1. E to the what? C1, E to the M1. Tama? Ano ba yung M1? Sir, negative 1. So, negative X. So, plus C2. So, dito, abot tayo ng C4. Kasi, apat yung roots. No? Kasi, ang dami ng C, nakadepende sa dami ng roots. So, yan. Then, ito. Ano ba ito? C2. So, M2. Ano yung M2 natin? Negative 1 half. 1 half X. Tama? Negative 1 half X. Plus C3. Then, E to the... Ano ba yung C3 natin? C3 is what? Positive 2. X. C4 is equivalent of E to the power of 3 half. No? 3 half X. So, ito na yung general solution natin sa problem number 5 natin. So, ito, siguro dagdagan ko ng ano mga ilang ba. 10 problem ako sa ano. General, gusto ko si mas marami ba. Kung kaya lang, ubusin natin yung question sa books, no? So, yan. Dahil masyadong busy pa rin, so, kailangan hindi masyadong marami. So, 10, siguro gagawin ko na lang 10 problem sa distinct root. And, 10 problem naman sa particular sa a distinct root. Then, yun. Siguro, abot ako ng mga 10, 20, 30, 40, 60 problem. Abot ako ng 60 problem dito. So, sana mas marami pa. Sana abot tayo ng mga 100 problems.